Hello mga kapsat! Welcome back to my channel. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang mga munting kaalaman na may kinalaman sa kalusugan at ito po ay base lamang sa aking pagsasaliksik at dahil na rin sa pagkakaroon ko ng mataas na uric acid. Kung kayo po ay hindi interesado sa mga ganitong uri ng video, mangyaring i-skip nyo na lamang po ang video ito. At sa mga interesado naman po, please stay tuned. Ang isishare ko po sa inyo ay para sa mga may mataas na uric acid. Kung kayo po ay may mataas na uric acid, narito po ang mga pagkain dapat nating iwasan o kung hindi talaga kayang iwasan ang pagkain ng mga ito, ay hinay-hinay lamang po tayo sa pagkain. At narito nga po yung mga pagkain dapat nating iwasan kung mataas ang uric acid. Mga lamang loob gaya ng bituka ng baboy o manok, atay at iba pa. Ilang isda at seafoods gaya ng mga dilis, tuyo, sardinas, lobster, scallops, at hipon. Mabubutong gulay gaya ng beans, kabilang na rin ang mga nuts. Mabulang inumin tulad ng soft drinks at sabaw ng buko. Mga inuming dumaan sa fermentation tulad ng beer, wine, at iba pang alcoholic beverage. At yung mga pagkain na may sangkap na yeast, halimbawa tinapay na may pampaalsa, kape, tsokolate at iba pang galing sa beans at nuts. Ayon po sa aking pagsasaliksik, ang normal values ng uric acid sa dugo para sa kababaihan ay mula 2.4 hanggang 6.0 milligrams per deciliter. At para naman po sa mga kalalakihan, ay mula sa 3.4 hanggang 7.0 milligrams per deciliter. Ang pagkakaroon po ng mataas na uric acid ay nakakaranas ng biglaang sakit at pamamaga ng kasukasuan, malimit sa paa o tuhod sa mga unang taon. Masakit po ito dahil naranasan ko na ito. Mahirap maglakad at parang nilalagnat. At kung hindi daw po pabababain ang uric acid sa dugo, maaaring masira ang mga kasukasuan, bato o kidneys, at iba pang parte ng katawan. Kung tayo po ay nakakaranas na ng ganitong karamdaman, makabubuting magpakonsulta na po tayo sa ating mga doktor upang maiwasan ang paglubha ng ating nararamdaman sa katawan. Hanggang dito na lang po mga kabsat, sana'y may natutunan kayo sa videong ito. Maraming maraming salamat po sa panonood mga kabsat. Hanggang sa muli, God bless!